am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, patuloy nating binabantayan ang bagyong Vicky, ang unang bagyo ngayon pong Disyembre. Humingi naman tayo ng update sa bagyo mula sa ating resident meteorologist na si Mang Tani. Good morning, Mang Tani! Ngayong araw na Lunes, Enero 4, unang araw ng ating pasok. May low pressure area na paaring maging bagyo. Nagsusuot pa din ng makakapal na damit dahil sa hangin amihan ng dadala ng malamig na hangin. Samantala, isang busang nasunog sa Quezon City. Nandito si Joel Presto nag-uusap. Nagliyab ang bus na ito sa Commonwealth Avenue, Quezon City, bandang tanghali. Ayon sa ilang saksi, sanhi ng sunog ang pagtatalo ng isang lalaking pasahero at ng babaeng konduktor ng bus tungkol sa tamang babaan. Biglang sinugod siya ng lalaki, yung kaaway niya. Tinulak niya yung konduktora pa ganun, papunta sa dulo. Ngayon, itong babae na konduktora, natumba siyang ganyan, tapos biglang pagtayo, tinulak niya rin yung lalaki, yung kaaway niya. Tapos itong lalaki, bigla na lang dumukot na may laman na gas. Bigla niyang binuhos unti-unti doon sa babae, yung laman niya gas. Sabay sinilyaban niya yung babae. Pagkatapos, binuhusan din daw ng pasahero ang sarili ng gas at saka nagsindi. Pagkatapos yung lalaki, meron na pala, balak niya siguro magpakamatay, nilyaban niya rin. Ayon sa driver ng bus na nagtamo ng minor injuries, binuksan ko yung pinto, inanong ko yung mga pasahero na makalabas. Kaya lang talagang pumapal na yung usok sa loob. Hanggang sa binasag na lang namin yung mga bintana dito para yung mga nasa dulo na pasahero makalabas. Namatay ang pasahero at ang konduktor. Payo ng Bureau of Fire Protection sa mga pasahero, maging alerto sa tuwing sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Lagi po tayong mag-iingat at maging alerto lagi po. At kung sakasakali man kung magkaroon ng ganito, maging alerto at huwag po tayo magdadala ng flammable materials. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad at patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng salarin sa panununog dito sa bus. Ako, si Jomer Apresto ng Super Radio DZBB, nakatutok 24 oras. Bukod sa saragani, naramdaman din sa ibang bahagi ng Bindarawa ang magnitude 6.2 na lindol kahapon. Ang mga detalye mula sa host ng At Home with GMA Regional TV, si Argil Relator. Argil! Pasko, dinig ng 6.3 magnitude na lindol ang Calatagan, Batangas. Naramdaman din ang lindol sa Metro Manila, Apulang, Pangpobinsya sa Lugon. Laging tandaan ang duck cover and lumilindol! Ang latest na mga balita. Ako si Enzo Gero Fajardo. Pagplano para sigurado, I am ready sa Vision Totoo ng GMA.